Hello mga ka-farmers! Welcome back to my channel, Arvin Banwa. So for today's vlog mga ka-farmers, ang pag-uusapan natin is tungkol sa pag-incubate ng itlog at magbibigay din ako ng konting tips kung paano tayo mag-incubate ng itlog at kung ilang beses natin ikutin at galawin yung mga itlog. So mamaya mga ka-farmers, ituturo ko kung paano. Pero bago yun mga ka-farmers ay magta-transfer muna tayo ng mga sisiw doon sa brooder. So nung nakaraang video ko, yung brooder ko ay nasa loob ng bahay. Ngayon, ita-transfer ko sa labas kasi malalaki na sila at kailangan ng maluwag ng brooder. So bago yun mga ka-farmers, nais ko lang magpasalamat sa mga laging nanonood ng videos natin at sa walang sawang suporta nyo. So maraming salamat mga ka-farmers at kung bago ka lang dito napadpad sa channel ko, sana mag-subscribe ka at hit yung notification bell para updated ka sa next video. So ngayon mga ka-farmers, at magte-transfer muna tayo ng mga sisiw. Let's go! So bago tayo mag-transfer mga ka-farmers, i-disinfect muna natin yung kulungan o yung brooder kasi hindi pa ito na-disinfect nung meron itong mga manok. So ngayon, i-disinfect muna natin bago natin ilagay yung mga sisiw dito. So mga ka-farmers, lagyan din natin ng karton yung sahig nila para hindi sila malamigan at hindi manibago. So ayan mga ka-farmers, tapos na tayong maglagay ng karton sa sahig nila at ma-disinfect yung kanilang kulungan. So ngayon, kukunin na natin yung mga sisiw. So yan, makikita nyo, meron na tayong nakalagay na karton sa sahig. So okay na yan para hindi sila magginawan sa gabi at hindi rin manibago. So ngayon mga ka-farmers, kukunin natin yung mga sisiw. Ito na mga ka-farmers, natapos na tayong magkuha ng mga sisiw. So ito sila lahat. So yan, nagsiksika na sila. So malalaki na sila. So transfer na natin to sa labas. Let's go! So yan mga ka-farmers, na transfer na natin. So makikita nyo, hindi sila masyadong kumikibo kasi nanibago sila sa area. So okay lang yan mga ka-farmers.
Ngayon, lalagyan natin ng ilaw. So yan na mga ka-farmers yung sisiyo natin, tapos na nating may transfer. So ang kulang na lang dito mga ka-farmers is lalagyan natin ng takip dito na yung sakop para hindi makapasok yung hangin at hindi sila masyadong malalamigan pagdating ng gabi. Kukunin ko lang yung sakop mga ka-farmers. So mga ka-farmers, tapos na tayong maglagay ng marking. So napaka-importante ito mga ka-farmers na maglagay tayo ng marking kasi sa marking natin malalaman kung anong araw o anong petsa mapipisa yung mga itlog natin. So importante ito mga ka-farmers dahil kapag hindi tayo maglalagay ng marking, kapag meron tayong itlog na isinama o i-incubate, so baka mag halo-halo na yung mga itlog natin at hindi natin malalaman kung kailan mapipisa. At importante din ito mga ka-farmers kasi ma-monitor natin dahil after 10 days sa pag-incubate nito, kailangan natin i-candle ito. So yun mga ka-farmers ang importante kung bakit tayo maglalagay ng marking. So ngayon mga ka-farmers, meron naka-incubate doon sa incubator. Ngayong September 26 yun, expected na mapisa. Pero hindi ko pa na-candle kasi ito, busy tayo. So ngayon ko lang i-candle ito. So tara, i-candle muna natin. So mga ka-farmers, kung makikita nyo, gumagamit ako ng microphone kasi gabi na ngayon at merong na natutulog na. So kaya naggamit lang ako ng microphone para hindi masyadong malakas yung boses ko. So ngayon mga ka-farmers, ito na yung mga itlog na kinuha natin sa incubator. So ika-candle natin to. So ang gagamitin ko lang nito is yung flashlight. So ngayon papatayin muna natin yung ilaw para makita talaga natin yung mga fertile at hindi fertile. So let's go mga ka-farmers. Ganito ang itsura ng mga merong similya o merong sisiw sa loob. So kung makikita nyo, medyo maitim. So meron yang similya. At ito naman yung mga walang similya, puti lang.
So, ganyan mga ka-farmers, wala yung mga similya. So, hindi magiging sisiyo yan. So, mga ka-farmers, natapos na tayong magkandol. So, out of 55 na itlog, yung merong similya ay 45. So, 10. 2, 4, 6, 8, 10. So, 10 na itlog ang walang laman o walang similya. So, okay pa rin yung ating fertility rate mga ka-farmers. So, ngayon, ito lahat, ibabalik na natin sa incubator. So, let's go! Tapos nang ilagay sa incubator yung mga itlog. So ngayon, merong mga maliliit na mga itlog dito. So kung so ayan, mga maliliit na itlog ito. So hindi na dapat to isasama sa pag-incubate kasi maliliit, kapag maliliit yung mga itlog, yung mga sisiyo, maliliit din ang labas. So hindi ko naman ito magagamit lahat. So isasama ko na lang doon sa incubator. So ihihiwalay ko na lang ito kasi maliliit ito, at titingnan natin kung ilan ang mapipisa soon. So isasama ko na lang ito mga ka-farmers. So ito na mga ka-farmers yung mga itlog natin. So malapit nang mapuno yung lalagyan ng mga itlog dito sa incubator. So sa mga isi-share ko lang ito mga ka-farmers, yung pag-flip ko o pag-ikot ko sa mga itlog na ito is 4 beses sa isang araw. So, example mga ka-farmers, iikutin ko ito by 6 p.m. So, nakaganito to by 6 p.m. at pagdating naman ng 12 p.m. ipi-flip ko o iikutin ko sa kabila. So, ganyan. So by 12 p.m. naka 12 midnight na yan mga ka-farmers, nakaganyan na yan. At pagdating naman every 6 hours, every 6 hours mga ka-farmers is ipi-flip ko ito. So by 6 a.m. bukas, ipi-flip ko naman ito. So ikutin ko naman dito sa kabila. So ganyan mga ka-farmers ang pamamaraan ko sa pag-incubate ng itlog. Kasi itong incubator is manual po ito. So, kailangan ako ang mag-iikot o nagsisilbing turner nila. So, yun lang mga ka-farmers. So mga ka-farmers, yon, tapos na tayo. So bago tayo magtapos, shoutout muna tayo. So yung ibang shoutout ko ngayon is matagal na itong nagpa-shoutout, pero ngayon lang ako nagka. So ngayon ko lang ito ma-i-shoutout. So shoutout kay James Kirby, shoutout din kay Bulyogi, shoutout kay Christopher Alipit, shoutout kay The Next Level Play, shoutout din kay Roldan Motia, at shoutout din kay John Peter Abayon. So part, kumusta? So shoutout sa inyo. So mga ka-farmers, tapos na tayo sa ating video. So hopefully meron kayong konting natutunan sa ibinahagi ko. So lumalalim na ang gabi. So tatapusin na natin ito. So maraming salamat sa panonood mga ka-farmers, at hanggang sa muli mga ka-farmers, see you in my next video. So, sa hindi pa nakasubscribe, sana mag-subscribe kayo at hit yung notification bell button para updated kayo sa next video. So, maraming salamat mga ka-farmers, at malaking tulong ito. So, hanggang dito na mga ka-farmers, maraming salamat at happy farming! Woo!